Hi guys, kayo ay nanonood sa Kasabwat TV. Yun, yung manok na yun kaya sumisingit yun, gusto niyang ano, mag-alamat daw ako ng ano, manok. Yun. Wala na masyadong ano kasi i-skip din naman eh, i-skip niya naman eh. Wala na masyadong keme-keme. Ano na, diretso na alamat ng manok. At eh ano nga pala? Ito, isa lang. Ano nga pala? Big shout out. Or ano? Maraming salamat kay sobrang maraming salamat kay ano kay Edski SBA. Thank you po sa ano sa load. Thank you po sa inyo talaga. Yeah, mag-subscribe na kayo kay ano kay Edski SBA. Yan. Yan. Salamat po ulit. Thank you po sa inyo. God bless po. Edski SBA. Subscribe na po kayo sa kanya. Thank you po. So ito na ating ano konting recap lang yung ano previous na alamat ko yung kung tatandaan niyo pa yung alamat ng ano ng Tokwa. Yun nga sila ano nga si pangalan nito si San Pedro Jaime and San Pedro Jaime at si ano si Paul yon at ang isang at sina Super Batman si Michael at ang kanyang terrorist group na walang pangalan at si Robin Patilla na kanilang spy ay nagkaroon nga ng pulong na dudukotin nga nila ang apo ng tatlong lola na si Claire at eh yun nga napag-usapan nga nila yun tapos sa kabilang dako naman ay nakat ano nga abang ano pa rin sila Pugante pa rin sila Beer at Ador at si Anderson ay nakita sila ng mga polis at eh nung huli na sila eh meron biglang dumating ng mga dinosaur zombie Aerodactyls at iba pa kaya nakatakas sila at ang yun nga at nalaman nga ng tatlong lola na nakatakas pa rin si ano nakatakas si Beer at Ador at Anderson at yun nga tinawag nga sa kanya ng hepe ng chief of police sa kanya at ang reaction niya nga doon ay ano nga sa inis niya nga ay napasabi siya ng anak ng Tokwa naman no at yun nga yung alamat ng Tokwa nun natin nung nakaan so ito naman ang ating alamat ng manok request nga pala ni ano yan ako si Tope yun subscribe din kayo doon kay ako si Tope yun solid yun so ito na yung request mo ako si Tope ito na ang request mo na alamat ng manok tututututu at yun nga tuloy pa rin ang negosyo ng tatlong lola na karinderya nationwide at ang habang nag-uusap ang tatlong lola sabi naman ni Lola Tiffany kila Lola Britney and Scarlett baka mare eh bad news tayo eh ano yon sabi ng dalawa tumawag sa akin yung chief of police nakatakas pala sila Beer at Ador at si Anderson baka puntahan niya si Temyo sabihin niya yung totoo baka yari tayo nagulat naman yung dalawang lola sabi ha! sabi nako paano yun yung si Beer at Ador baka isuplong tayo nun na binayaran natin sila para ipapatay si ano si Jaime at yun na pag kaya ko na si Jaime nga pala yung pinapatay nila at kaya naging kalaban din ng tatlong lola yun si San Pedro dahil doon kay Jaime at si Jaime nga pala
siya nga pala yung naninira sa karinderya nila. Dahil nga, yung karinderya nila, yung sa alamat ng tuwalya, yun. Check nyo yung alamat ng tuwalya, doon yung istorya ni Jaime. Yun, siniraan nyo nila yung karinderya ng tatlong lola. Yun. So, babalik tayo. Yun, natatahi-tahi ko yung istorya eh. Naano ko lang. At pagkatapos nga nun, sabi ni Lola Scarlett naman, at parang hindi tayo, matakot. Manchismis na lang ulit tayo. At sabi ni Britney, saan naman tayo manchismis? Ang dami na natin na silikan bayan eh. At sabi naman ni Tiffany, maghanap tayo ng iba. Ala, wala tayong mapaglibangan eh. Habang nag-usap sila, tinawag na si Temyong. Temyong, halika nga dito. Sabi naman ni ni Temyong, bakit po, lola? Mga lola. Magpunta ka sa puno ng sa puno ng saging. Kumuha ka naman sanas. Sabi ni Temyo, paano ko magagawin yun? Pupunta ko sa puno ng saging, tapos kukuha ko naman sanas. Paano po yun? At sabi ni Lola Tiffany, basta, gawin mo na lang yun. Inutos ko. At ginawa niya nga yun. Ang ginawa ni naman ni Temyong, umakit nga sa puno ng saging, tapos, kumuha siya ng mahabang patpat. Wala. Pinalayo niya yung panungkit eh. Parang kabilang bayan pa yata yun. Tapos kinuha niya yung bansa. Ano ba itong kwento na to? Itutuloy ko pa ba? At yun na nga, ginawa na nga. At sobrang pagod na siya, no? Si Temyong. Pero, sa sobrang pagod ni Temyong, yun, nakita siya ni Claire, yung apo ng lola. At sabi ni Claire, hi Temyong, pagod na pagod ka. Kamusta na? Ito, buhay pa, sabi naman ni Temyo. Ha? Gusto mo, massage kita? Ako, wag na. Okay lang ako, tapos yun nga. At nagaya na lang si Claire na, ayun, kumain sa labas. At yun nga, lumabas nga sila ng bahay. Literal sa labas sila kumain. Kumain sila ng ice cream salad, leche flan, macaroni salad, kamote, minuto, mechado, spaghetti, macaroni, Cotton blue ba yun? Mga ganon. Spanish bread. French bread. Putok, ganon. Tsaka, yung empanada, siopaw. Ginatang sagig. Yun, konti lang yung kinain nila. Konti lang. At sa ibang dako naman ay, yun nga, nakatakas pa rin sila, sila Anderson at Birador. Bir at Ador. Sabi ni, sabi ni Anderson, buti nila may sumalakay na, mga dinosaur, aerodactyl, mga zombie. Kundi, hindi tayo makatakas. Sigurado mahuli tayo ng polis. Sabi naman ni Bernatador, oo nga, pero kusa, kailangan namin may walay.
Sabi naman niya, no? Sabi naman niya, Anderson. Ah, sige. Ako, hahanapin ko yung anak ko, si Temyong. Baka inaapin na siya ng tatlong lola na yun. Gaganti ko sa tatlong lola na yun dahil sila lang yung kinupkup namin, kinamkam pa yung bahay namin. Yun. So, yun. At umiwalay na nga si Anderson at si Viratador. Yun nga. Sabi ni Viratador. Beer. Daan muna tayo sa Mag-happy-happy muna tayo. O sige, daan tayo sa beer house. Yun, uminom nga sila. Habang umiinom sila, Viratador. Meron palang may raid pala doon. At sabi, yun nga, may dumating ng mga polis. Dumating ang mga polis, isandaan libo yung dumating na polis. Yun, tapos, nag-declare na nga na walang kikilos na masama. Ayan, ganyan. Sila nagtago sa nagtago sila sa sa banyo Tapos sabi ni Viratador, anong gagawin natin para hindi tayo mahuli? Gito gawin natin, sabi ni Vir kay Ador. Gumawa ka ng batsa. Tigis sa tayo. Sige, yun, nakuha sila ng batsa . Tapos yun, sa banyo nga sila. Lagyan mo tubig. Tapos, sabi naman ni Ador, yan, nilagyan ko na. Yun, nilagay na kanila. Pero sabi ni Ador kay Vir, bakit mo pinagawa yan? Wala lang, basta. Ano ba itong kwento na ito? Walang kwenta. Tapos yun, pinasukol na sila. Ayun na nga, ipapakating na nga polis. Kasi 100,000 yung polis At sabi ni ni Ador, alam ko na, baka hindi tayo mahuli ng huli ng polis. Ito gawin natin. At sabi naman ni Beer, magpanggap tayo ng manok. Ayun nga, dumating na yung polis. Hoy, kayo, wanted kayo . Taas ang kamay. Sabi naman ni sabi naman ni Viratador. Viratador. Yun, yun ang sabi ni Viratador. Tiktilaok. Tapos gumagano-gano sila. Tiktilaok. Hindi kami tao, manok kami. Sabi ng mga polis, napapaliw na ba kayo? Mayroon pang manok nagsasalita. Manok kami, tiktilaok. Pero yun, sa kabila ng pagpapanggap nila bilang manok, nahuli pa rin, hinuli pa rin sila. At dyan nagtatapos ang ang walang kwentang kwento. Na yun na nga, ang alamat ng manok. Dahil sa nagpanggap silang manok, sila Viratador. At yun, nahuli na sila ulit. Visit na kwento to. At dyan nagtatapos ang makabuluhang kwento at makatotohanan. Ito si Kasabwat TV. Thank you po sa inyong lahat.